suối nó buồn nó nói sao có mơ to yon hallelujah Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin sa tulong at panalangin ng ating dakilang patron, Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na po ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki't maging babae. Nangaliat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangaral nila ang salita. Nagpunta si Pilipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ng mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang nagpagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nununo natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing, may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayunmay hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, ganoon din sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng radyo ng Archdiocese ng Lipa. Mga minamahal, si Jesus ay nagsalita nito, anong pinanggagalingan nito? Sinabihin niyang ako, ang pagkaing nagbibigay buhay. Napansin ninyo, matapos sa Jesus magpakain ng 5,000 mga tao mula sa 5 tinapay, 2 isda, ang mga tao wala nang tigil sa
paghabol, pagsunod sa Kanya. Nung siya'y magpagaling, ang mga tao, lapit ng lapit sa Kanya. Pero ngayon sabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sapagkat ang hinahalap lang ng mga tao, yung sila'y mapakain, yung sila'y mapagaling. No? Simple ang hanap ng tao, hindi yung palalimin ang kanilang ugnayan sa Diyos, kundi yung sila'y makakain lamang. Ang hinahanap nila'y yung himala na galing doon sa 25 tinapay. No? Parang hinahanap nila yung nasa inyong mga tira, no? Na nagaling diyan sa himala. Kami kakain niyan. Sipin nyo, nang hinahanap lang ng mga tao ay parang mga simpleng tira, nung kanyang himala, ano, yung pagkain, tinapay. Pero hindi nila nakita, kaya sabi ni Jesus, mula ito kay San Juan, ako ang pagkain nagbibigay ng buhay. No? Sabihin, ako ang hanapin ninyo. No? Ako ang hanapin ninyo. Ano? Huwag yung pagkain, huwag lang yung tinapay. Ako. Ako'y higit diyan sa tinapay na iyan. No? Ako'y nagbibigay ng buhay. At ang sino mang kumain ng tinapay na ito, hindi na mauuhaw, hindi na magugutom. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Yan ay matatagpuan natin sa misa. No? Kayo nariritong lahat, tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa banal na Eucharistia. Kaya, ano yung ating disposisyon sa ating pagtanggap kay Jesus? Sa ating pangungumunyon, tayo ba'y pag nangungumunyon ay para din lamang nakain ng almusal, tanghalian o ng hapunan? Anong ating disposisyon? Ano yung kalalagayan ng ating kaluluwa kapag tayo'y nangungumunyon? Kapag tinatanggap natin sa Jesus? Ano? Ano yung nasa kaibuturan ng ating puso? No? Pag tayo lumalapit sa Kanya. Kaya napakahalaga, kapag tayo'y lalapit sa Diyos, inihahanda ang kaluluwa. Inihahanda ang sarili. Ano? Ang ating tatanggapin ay ang Diyos. No? Si Jesus. Ano? Hindi yung basa lang tinapay. Nakatulad ng mga taong hinahabol lamang ay sila'y mabusog, mapakain. Pero sabi ni Jesus, ako na mismo ang inyong hanapin. Ano? Ang ibibigay ko na sa inyo ay magandang buhay. No? Eternal life. Buhay sa kabila. Kaya mga minamahal, ano? Sa ating pagsimba, sa ating pagkapasalamat sa Diyos, una, lagi nating linisin ang ating kaluluwa. No? Mahalaga na ang ating kaluluwa ay laging malinis. Yung lagi tayong nasa state of grace. Huwag yung ang ating kaluluwa ay laging nakababad, sanay na sanay, at sinasanay natin na laging nasa kasalanan, nasa estado ng kasalanan. No? Ano? Kaya mahalaga na talagang tayo laging naglilinis ang ating kaluluwa. Sabagat ang buhay naman ng tao ay hindi ganong kahaba. No? Darating ako na hindi mo inaasahan. No? Kaya mahalaga pag tayo laging tatanggap yung disposition natin. Ang ating mga pagtanggap kay Jesus ay para lang tinapay, laang, na hindi natin alam ang magiging bunga nito sa ating buhay. Kaya, ngayon na tayo tatanggap sa banal na komunyon, no? Handa natin ang ating kaluluwa. Pagsisihan ang mga naging kasalanan. At kung meron tayong kasalanang hirap pagsisihan, ano, huwag muna natin siyang tanggapin. No? Pag hindi pa handa ang ating kaluluwa sa Kanya. Pag mayroong mga kasalanan tayo na ayaw nating iwanan at hindi natin kayang mas pinipili natin yan kaysa kay Jesus, huwag muna natin tanggapin. Sapagkat mas prepare natin ang kasalanan kaysa kay Jesus. Kaya, sa pagtanggap natin kay Jesus, ano, sa ating pangungumunyon sa Kanya, talagang magdi-desisyon tayo sa ating buhay na ang Diyos ang ating tatanggapin at ating iiwasan na ang mga kasalanan na ating ginagawa.
para tayo maging malinis. Ano? Sabi nga ni San Pablo, kung hindi ka handang tumanggap, ano, pag si Jesus ay tinanggap mo ng hindi ka handa, hindi si Jesus ang iyong tatanggapin. Ano? Hindi biyaya ang iyong tatanggapin. Ano? Sumpa. No? Kaya sa ating paglapit, muli, paalaala para sa ating lahat. Ano? Ihanda lagi ng atin ang kaluluwa. Sapagkat si Jesus ay nandiyan ang sabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, kabutihan mo, unin at tanggapin, alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkalobong kami laging magalang sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang pagkapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kailanman. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayang pamuhay sa langit. Kaming narito ang tagpaghiwatig sa pagkakaisa ng lahat sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa mala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kamitawasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kani, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na ipag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsang kanilang ako, nagtutugo ni Kristo.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga paglohog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at ng aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin ninilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima,
Mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carrapol dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Na ikasampo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabibendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang banal na misa'y naialay na. Mayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! 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 Narito na ang araw na dulot.
Kristo ang tinuri at manunugo.